Once again, and let's continue our discussion about the human trafficking under transnational crime. By the way, our government or the Philippines has a many means in order to prevent human trafficking. Just like the Republic Act number 9208, this refers to the Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Which penalize any individual who will violate or organization who will violate this law. No, we have also the Republic Act 7610. No, if that is if the victim is a minor, then he will be also penalized under this special law. And we have also the Republic Act 8042. No, the Migrant Workers and Overseas Filipino Act. Yan, protection po natin yan sa ating kababayan na nasa ibang bansa. And the Republic Act 6955, that is an act to declare unlawful the practice of matching Filipino women for marriage. Ayan, yung nagmamatch-matching. Ikaw, yan yung aasawain mo. Bawal po yan. Na sa ibang bansa, meron tayong napapanood ng mga ganyan. Ano? The Republic Act 8239, the Philippine Passport Act of 1996. Next is how we prevent human trafficking. Paano ba natin ito ma-prevent? Of course, number one is keep your eyes and ears open for evidence that there are traffickers. Ba? Na mayroon tayong nababalitaan dyan, dapat matakot tayo o kaya ay maging aware tayo sa paligid natin. Nababalitaan natin, mayroong puting van na kumukuha ng mga bata. Okay? Kumukuha ng mga kababaihan. Okay lang sana kung yung puting van ay kumukuha ng pag kinuha ka, magtatap na tsirta sa board exam. Yun sana yung mga band na yun. Pero ang problema, those are organized crime at yun ang kanilang modus operandi. And next is, next prevention, tell your friends, family, loved ones, and the community as a whole about this kind of crime, trafficking in person, for them to be aware also. Be an informed consumer by finding out where products came from and the condition to those who make them before you buy. First, kilalanin mo, kilatisin mo muna. Sabi nga natin, may mga pirated kasi na mga ganyan, ano? Kaya bawal. And we have also the return. Recovery and reintegration fundamentals. Under number one, that is the we are going to identify who is the victim. Okay. After identifying who is the victim, step two is the shelter and recovery. The objective of this is to provide safe accommodation sa mga biktima. Saan natin ipupunta ang mga ito? No? So, yan, may mga tanggapan tayo ng gobyerno under the anti-trafficking in person law. Naka-provide po yan sa mga LGUs kapag may mga ganitong victims under the DSWD, kukupkupin nila ang mga ito. And then number step 3 is return. The objective of this is to ensure the safe and secure voluntary travel of the trafficking victim from the shelter or safe house to appropriate place of residence. And then after that, number 4 is reintegration. Okay? So under the reintegration, he will reintegrate to his family, he will reintegrate to the community, and he will live as a normal person. Alam nyo, if you are a victim, even in a simple crime,
na you are a victim. There is an effect, psychological effect or traumatic effect. That's why mahirap maging isang biktima. Okay? So yan yung mga steps of prevention, under prevention of victims, prevention and the recovery, no? For these kinds of victims class. Now, let's proceed to the protection and support to victims of human trafficking in the Philippines, in our country. As I said, we have the law, the Anti-Trafficking in Person Act of 2003, the Republic Act 9208. Of course, if you are the victim, you can act as a witness. You can be a witness. And if you can be a witness, of course, you will be given the privilege under the 6981. What is that 6981? That is the Witness Protection Security and Benefit Program. Ibig sabihin, there is a benefit, mayroong benepisyo ang isang biktima na mag-witness laban sa kung sino man, organisasyon, sinong tao na ang ginagawa ay under the in violation of Republic Act 9208. Okay, ang condition lang is magte-testify ka lang. Huwag kang mag-withdraw. Once na nag-withdraw ka, mag-withdraw rin yung mga compensation or benefits mo. Okay, na ibibigay ng gobyerno sa iyo under the Republic Act 6981. Okay? So tingnan niyo may mga benefits dito under this law. Okay? Security protection. May mga pulis na mayroon kang gwardiyang mga pulis. Immunity from prosecution. Kung sakali that you are part of the member of this organized crime at nagsumbong ka, mag-witness ka laban sa kanila, hindi ka na isasama sa mapro-prosecute. Kung na-judgean sila, they are given guilty verdict, you are not included on that verdict. So that is mean by immunity from prosecution. And also, there is a financial assistance. Magkano ang financial assistance under the law? A maximum of 10,000 pesos monthly compensation yan, ibibigay sa'yo. Maganda, ano? At marami pang iba. So, ang point lang natin dito, kapag witness ka, merong ibibigay or aalalayan ka ng gobyerno. Hindi ka iiwan ng gobyerno. Kasi once na you are a witness, malaking organisasyon yan ang babanggain mo. Babalikan ka. Ibig sabihin, papatayin ka para hindi ka mag-witness laban sa kanila. Okay? Next class is the financial and high-tech crime and money laundering. No? Meron bang high-tech crime ngayon? Yes! Ang rampant na. Year 2000, nag-start na ang high-tech by using computer. And from that year 2010 and up to now, there is a evolution of high-tech technology. Nag-e-evolve, nag-i-improve na nag-i-improve na nag-i-improve. Baka itong cellphone natin, baka pagdating ng panahon, no? Kwan na lang. Ano? Hindi mo na nakikita, parang touch-touch na lang na sa harap mo pag nagsalita ka, lalabas na lang yung screen na ganyan, no? Yan yung mga high-tech. And because of this high-tech technology, ginagamit na nila ang computer, ang internet, the use internet in order to commit crime. Okay? Just like, for example, counterfeiting, money counterfeiting. Ginagaya yung pera. Paano nila ginagaya? By means of computer. Money laundering. Nakakapag-transfer sila ng pera. Yung dirty money or blood money or a money that came from illegal means, nagiging legal yung pera na yun pag tinatransfer nila sa bangko. Okay? And of course, payment card fraud. Mga
hindi totoong mga card. They use that, but that is the owner of that credit card is came from other person. They are not the authorized person. So those are the high-tech or financial and high-tech crimes. So sabi ng Interpol, has stepped up its effort in order to work with this kind of high-tech crime. And Interpol's chief initiatives in the area of financial and high-tech crimes focus on the following. Number one, the payment card. Marami ng mga nagkalat ang mga pekeng mga card. They are the card holder, but that card is fraud. Hindi totoo. Kinopya-kopya lang nila ang card na yon. Next, currency counterfeiting. Yung binanggit natin kanina. Financial fraud. Ano yung financial fraud? Makaka-receive ka ng text message na nalo ka ng 1 million. Sino ang old na yan eh. Ano? Old na yan. Yung bagong mga cellphone pa natin, call and text pa lang. Marami tayong natatanggap na ganyan at maraming nabibiktima. Tatawagan. Siyempre, magkakaroon ng interest yung nakareceive, nakatanggap, na nanalo ng 1 million. Siya pa ang tatawag sa number na yon. No? Sasabihin naman ng natawagan niya, okay, para ma-claim mo ang 1 million mo, mag-deposit ka ng 100,000. Dito sa account na ito, i-deposit mo sa banko. And then after all, wala na. Umutang yung biktima. Ibinenta ang kalabaw, binenta ang lupa. Para lang makuha yung 1 million. Ang tawag niyan, class, ay confidence trick. Ang tawag sa mga yan. Next is intellectual property rights. Kaya nga, huwag tayong bibili. Sabi ng DTI, huwag kayong bibili sa mga peke. Walang trademark, walang tatak na ICC sticker. Walang DTI trademark. Pero anong ginagawa natin? Kahit alam natin na yung tatak ay peke, binibili pa rin natin. Mga imitation, bakit? Mura eh. Diba? Mura. Kaya kapag nagkaroon ng sunog sa binili mong substandard na kagaya ngayon, December na. No? So yung mahilig na mag-decorate ng mga Christmas light, yung palang binili substandard, may tatak na ICC nga o kaya ay trademark, yung pala peke. Mura kasi eh. Diba? Hindi rin natin masisi, kaya lang ang effect noon, pag nasunugan ka, nako, triple ang mawawala sa iyo. Okay? Dahil sa mga ganitong pangluloko ng mga products na binibili natin. Next is money laundering. What is mean by money laundering? Sa salitang laundered, linabhan yung pera para maging malinis. That's really the definition. Class, no? Yung mga organized crime, they operate, nagbenta sila ng drugs. That is dirty money. And that money, i-deposit nila sa banko, nagiging malinis na. And then they can withdraw anywhere. See? That's called money laundering. So, estimated ito sa Amerika, $1.3 trillion of illegal funds are laundered worldwide each year. No? And estimated to $100 million. Imagine that. Okay? Is laundered in Kenya alone. Eh, hindi lang natin alam sa Pilipinas. No? Mayroon naman tayong batas na anti-money laundering law. Ewan lang natin. Okay? Maraming sindikato. Ang drugs nga nahuhuli sa kulungan. Kulungan na yun. Nakakulong na yung mga drug pusher, pero makaka-recover pa rin ng mga jail officer natin ng drugs sa loob mismo ng kulungan. Paano yan? Malaking question mark. Diba? So, the term money laundering originated from mafia ownership of laundromats in United States. And the word laundry literally means cleaning.
Yan. Nililinisan yung pera, kaya money laundering. Okay? From illegal dirty money, kinukonvert nila sa legal money, o kaya ang tawag natin dyan ay white money. Take note for that. The other term for legal money is white money, pag money laundering ang pinag-uusapan or organized crime ang pinag-uusapan. And money laundering is the process by which illegal funds and assets are converted into legitimate funds and assets. Yung illegal nagiging legal. No, di ba? Ganyan yung basic foundation natin sa organized crime. They have the legitimate business, but behind the legitimate business, there are illegitimate business. And the outcome of that, syempre pera. And that pera, ipupunta ngayon, lilinisan, iko-convert, ilo-launder, lalabhan. Magiging legal money or white money. And according to Swiss Bank, money laundering is a process whereby the origin of funds generated by illegal means is concealed. Tinatago nila. Bakit? Kasi galing yan sa drugs. Galing yan sa gang smuggling. Galing sa corruption. Mga corrupt officials. Okay? At in-identify nila kung saan nanggagaling ang mga perang ito. Prostitution. Drugs. Terrorist act. Counterfeiting. Gambling. Robbery. Bribery. Corruption. Extortion. And kidnapping. See? So, yan yung mga illegal activities. Kaya kapag time of election, sabi nila, pag malapit ng election, sigurado yan, maraming makikidnap ng mga banyaga. No? Bakit? Election fund eh. Kailangan nila ng pondo. No? Para sa kanilang inaasam-asam, ini-interest na position sa gobyerno. Okay? So money laundering techniques and tools, of course, number one is smuggling. Pag sinabi nating smuggling, mga illegal, pinapasok sa bansa natin. Pinapasok sa ibang bansa. Mga smuggled goods, drugs, na nagiging pera. O kaya ay hand carrying. O kaya ay structuring. Okay? Mamaya, papag-aralan natin yan. And the use of front companies. Okay? Nagbibigay sila ng associate sila. Nakikisosyo sila sa ibang kumpanya o kaya ay sa isang kumpanya. Yung binibigay na pera, dirty money pala. Para sa ganun, malabhan yung pera na yun. No? Hindi sila paghihinalaan na mayroon silang 1 million on the spot. Kasi yung 1 million na yan, nako. Yung 1 million, maliit yan sa mga milyonaryong organized crime group. Okay, maliit lang yan. Kung hawak mo 10 million, huwag mong hahawakan yan kasi maraming tra-tridor sa'yo. Kaya kailangan mong you make a ways and means in order to put that in a safe account or safe place or safe business. Okay? So, there are three basic steps to change illicit funds to legitimate funds. Ito yung ginagawa daw ng mga organized crime. Procedure on how they laundered money. First is placement. Okay? Placement. This is the first step of the money laundering process, and the ultimate aim of this phase is to remove the cash from the location of accusation as to avoid detection from the authorities. Tinatanggal yung pera para sa ganon, wala, hindi ka paghinalaan ng mga otoridad. Just like halimbawa, sa account mo, diniposit sa account mo, biglaan ang 1 million. Ang gagawin mo naman, you will remove that. Maaring ang gawin mo,
I-divide mo yan sa mga kamag-anak mo or kakilala mo or sa inyong organisasyon. I-divide mo yan para hindi halatado. Okay, see? And the next, number two is layering. Layer. Layering. Involves moving of funds around the financial system. Okay, di ba? So, mag-transfer ka ng pera. Ang tawag dyan, class, is layering. This include using multiple banks. Gagamit ka ng iba't ibang bangko and accounts. And then number three, integration. You are now going to integrate that money. The goal of money laundering process is integration once the funds are in the financial system and isolated through the layering stage and integration stage is used to create the appearance of legality through additional transaction. So, it means, pwede mo nang itransact sa bangko. Okay, di ba? Pwede mo nang idagdag sa mga pera-pera. Kasi medyo mayroon ng, kumbaga may gap na from step 1, step 2, layering hanggang sa integration. This integration is the third stage of the money laundering process. And the third in integration as the third process, nandyan na, nakalagay na sa credit cards, debit cards, di ba? Pambayad sa mga ganyan, debit cards, okay? Kaskada, o kaya ay credit cards, consultation fee, o kaya ay sa mga corporate financing institution, di ba? O kaya ay business recycling, okay? So, magpapatayo ka ng negosyo. O, ganun lang yon. Yun ang gagamitin mo na pera. No? But those are, as I said, yan yung technique lang nila. Technique lang yan. Okay? Para hindi sila mahuli. So, in integration, pwede na nilang magamit yung kanilang pera. And, na-laundered na yung money. Naging white money or naging legal money. See, ang gagaling nila, ano? So that's the end of our discussion and hope to see you next next time around. Okay? So that's all and hope you learn something.